Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Babu Sabi, Chapter 7 ng Kitabu Salah. Fi salatil jama'ati wa fihi masail. Tungkol sa salatul jama'a at napapaloob dito ang ilang mga usapin. Pero naalala ko nga doon sa sujudu syukur, naalala ko lang bigla. Walang taslim. Okay? Walang taslim ang sujudu syukur at sujudu tilawa. Okay? Nagbabasa kayo ng Quran, nakaupo kayo, wala kayo sa sala, okay? Nagsujudu tilawa. Pag sujud nyo, Allahu Akbar, sujud, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, upo, walang taslim. So ganun din yung sujud, syukur, alhamdulillah. Kasi hindi naman yun sala. Okay, hindi yun sala. So ganun din yung sala na pinuputol, sala na sunnah, biglang nagikama, puputulin mo yung sala, tumayo ka na lang, hindi mo kailangan mag-taslim dahil hindi naman kompleto ang sala. So sa salatul jama'ah, Al-mas'alatul ula, ang unang aralin, fadlu salatul jama'ati wa hukmuha, ang kainaman ng salatul jama'ah at ang hatol dito. Una, fadluha, kainaman nito, salatul jama'ati fil masajidi sya'iratun azimatun min sya'airil Islam. Ang sala sa jama'ah, kasama ang jama'ah o grupo ng mga Muslim sa mga masjid, ay kabilang sa mga dakilang sagisag ng mga sagisag ng Islam. Ang Islam, sa totoo lang, wala itong logo, wala itong emblem, wala itong flag. Yung mga sagisag nito, yung mga gawain mismo dito. Nauso na lang yung buwan nung panahon ng Ottoman Empire, yung crescent, pero ito talaga ang tunay na mga sagisag ng Islam. Ang mga gawain at mga paniniwala dito. At merong aya sa Quran, Inna Safa wa Marwata min sya'airillah. Ang Safa at ang Marwa, yung dalawang bundok doon sa Umrah at Hajj, doon sa Makkah, o dalawang burol, ay kabilang sa mga tanda ni Allah o sagisag ni Allah. So mga sagisag sa Islam ay ang mga paniniwala at gawain dito. Hindi kung anumang hugis. Katulad ng Kristyanismo, merong krus. Yung Judaismo, merong tinatawag nilang Star of David at kung ano-ano pa. Sa Islam, wala talaga. Okay? Ang tunay na mga sagisag ng Islam ay ang mga paniniwala at mga gawain dito, alhamdulillah. Wattafaqal muslimuna ala anna ada'as salawatil khams fil masajidi min a'damit ta'at. Ang mga Muslim ay nakakaisa na ang pagtupad ng limang sala na obligado sa mga masjid ay kabilang sa pinakadakila o pinakamatinding pagsunod kay Allah. Okay? Mainam magsala. Pero ang sala sa masjid ay nauunawaan nating lahat na kabilang sa pinakamainam na mga pagsunod kay Allah. Faqad syara Allahu li hadhihi al-umma al-ijtima'u fi awqatin ma'luma. Isinabatas ni Allah para sa umma na ito ang pagtitipon para sa mga oras na tukoy. Isinabatas ni Allah para sa umma na ito ang pagtitipon para sa mga oras na tukoy. Ibig sabihin, yung sala sa masjid ay isang uri din ng pagtitipon ng mga Muslim. Wa minha as-salawatul khams. Kabilang sa mga sala na ginagawa sa masjid, yung limang sala na obligado araw-araw sa maghapon at sa gabi. Bukod sa limang sala, meron pang ibang sala na dapat gawin sa masjid. Diba? Meron pang ibang sala. Salatul Jumu'ah. Sa masjid ginagawa ang salatul Jumu'ah, hindi sa bahay. Okay? Ngayon nga, kung halimbawa,
Jumu'ah, isang pamilya kayo, malayo yung masjid, hindi pa rin pwede na doon kayo magjujumu'ah sa bahay. Kahit araw-araw doon kayo nagsasala ng magkakasama sa bahay. Kailangan nyo pumunta ng masjid. Kung naglalakbay kayo, titigil kayo sa kalsada, magsasalatul jumu'ah kayo, hindi pwede. Okay? Doon kayo sa masjid na merong salatul jumu'ah, tumigil. Ngayon kung wala, edi magduhor lang kayo. Magduhor lang kayo. Gawin nyo pa na kasar at jam katulad ng musafir. Anyway, hindi naman obligado ang jumu'ah, salatul jumu'ah sa naglalakbay. Okay? So hindi pwede. Hindi pwede. Halimbawa, yung isa sa inyong kambal, mapunta ng Ilocos, tapos magkukutba kayo doon, hindi pwede. Ibig ko sabihin, nandun kayo sa mga tito nyo, hindi pwede. Punta kayo ng masjid, dalhin nyo sila doon, doon kayo mag-jumu'ah. Intindihan nyo, hindi pwede. O yun nga, halimbawa, sa eskwelahan, issue din yan eh. Na, halimbawa, magkakaisa kayo magkaroon ng jumu'ah doon sa eskwelahan ninyo, kung may sala doon na palaging ginagawa, mayroong musalla, maaari. Pero kung hindi siya musalla, talagang jumu'ah lang kayo nagkikita. Sinasabi ng mga scholar, ang jumu'ah ay dapat gawin lamang primarily sa masjid na araw-araw mayroong sala rito at ito ay masjid na bukas para sa lahat. Kumbaga, hindi lang ito masjid na personal para sa pamilya o para sa isang, kumbaga, isang tao, isang mag-anak, hindi. Kung masjid para sa isang eskwelahan, pwede kasi marami naman pupunta doon. Masjid para sa isang opisina, pwede rin naman kasi iba-ibang tao yung naroon, inshallah. Gayun din sa Latul Eidain, ang sala sa dalawang Eid, Idul Fitr at Idul Adha, ay pwedeng gawin sa masjid. Bagaman, primarily ginagawa ito sa malawak na lugar na bakante, pwede rin naman gawin ito sa masjid. Salatul Kusuf, yung sala kapag may eclipse. So, pwede itong gawin sa masjid. Pero, dahil ito ay sunnah, pwede rin naman itong gawin sa bahay. Pwede rin naman gawin ito sa bahay. At kung ang jamaa ng mga Muslim hindi makapagsalatul Kusuf kapag mayroong eclipse, wala rin problema kasi ito ay sunnah. Hindi katulad ng Salatul Eid, na fardo kifaya at salatul jumu'ah na fardo ain para sa lalaki. At sinasabi, wa'adamul ijtima'at wa'ahammuha al-ijtima'u bi'urfa alladhi yushiru ila wahdatil umma al-islamiyya fi aqa'idiha wa ibadatiha wa sya'airi diniha. At ang pinakamainam nga ng mga pagtitipon ay ang pagtitipon ng mga tao sa urfa, sa kabutihan na nagtutulak tungo sa pagkakaisa ng umma ng mga Muslim sa kanilang mga akida at ibada at sa iba pang mga sagisag ng relihiyon na ito. Wasyuri'at hadihil ijtima'at al-adhima fil islami li ajli masalihil muslimin. Isinabatas ang mga pagtitipon na ito sa Islam para sa kapakanan ng mga Muslim. Fafiha at tawasulu bainahum. Nasa mga pagtitipon na ito sa sala, ang pag-uugnayan nila sa isa't isa. Pag-uugnayan ng mga Muslim sa isa't isa. Kapag nagtitipon yung mga Muslim sa masjid, syempre, di ba, nakikita nila yung mga kapatid nila sa pananampalataya kahit minsan lang sa isang araw o kung limang beses, edi limang beses sa isang araw. Kahit pa yung tao, halimbawa, Fajar at Isha lang siya naroon sa masjid, yun ay mas mainam na kaysa naman hindi kayo nagkikita. Okay? So kung yung mga Muslim, nakikita sila limang beses araw-araw, nakukumusta nila isa't isa, nalalaman nila kung may sakit yung isa, nalalaman nila kung may problema yung isa, yun ay napaka-inam. Okay. So nga, fafihi at tawasulu bainahum wa tafakkudu ba'duhum ahwalu ba'd. Ito na yung sinasabi ko na sa pamagitan ng pagtitipon nila at most limang beses araw-araw o kahit isa-isa lang sa mga sala na ito. Bawa yung brother, nandun lang siya ng Fajar o Isya kasi may trabaho siya sa araw.
So at least nalalaman ninyo, nalalaman ng isa't isa ang kalagayan ng isa't isa. Wagaira, dhalika mimma bihim, mimma yahumul ummah al-islamiyya ala ikhtilafi syu'ubiha wa kabailiha. Adi pa pang mga bagay na mahalaga para sa umma ng mga Muslim sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang mga tribo at kanilang mga nasyon o angkan. Katulad ng sinabi ni Allah sa Suratul Hujurat, verse 13, chapter 49, verse 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, waja'alnakum syu'ubaw wa kabailan, waja'alnakum syu'ubaw wa kabaila lita'arafu. O mga tao, tunay na nilikha namin kayo mula sa isang lalaki at isang babae, si Adan at Eva, at ginawa namin kayong mga tribo at mga nasyon, mga angkan, upang magkakilakilala kayo. Inna akramakum indallahi atqakum, tunay na ang pinakamarangal sa inyo para kay Allah ay ang mga pinaka may takot sa inyo kay Allah. So dito, dalawang bagay yung binigyang diin ni Allah na ang pagkakaroon ng mga angkan at tribo o lahi ay hindi nangangahulugan, hindi para sa kumbaga pagiging mas mataas ng isa sa isa pa. Hindi ganun. Ito ay upang magkakilakilala lang kayo. Ng tao ay mula sa ganitong tribo, yung isang tao mula sa ganito pang tribo, yun lang. At walang saysay ang anumang iniimbento ng mga tao na batayan ng karangalan. Dahil ang tunay na marangal ay ang marangal kay Allah. Ang marangal sa pananaw ni Allah. Waqad hatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama alayha wa bayyana fadlahu wa adhimu ajraha. Hinimok ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang mga tao patungo sa sala, sa jamaa, at nilinaw ang mga kainaman nito at malaking gantimpala nito. Sa merong hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, Salatul jama'ati afdalu min salatil fadli ya'ni al-fard bisab'i wa ishrina daraja. Ang sala kasama ang jama'a ay mas mainam kaysa sala mag-isa, na ang diferensya nilang dalawa, ang sala sa jama'a ay 27 na ulit na mas malaki ang gantimpala kaysa sala ng tao habang siya ay mag-isa. Kaya siyempre lilinawin natin dito, ito ay para sa kalalakihan. Ang mga babae ay hindi obligado na magsala sa masjid. At ganyan din sinabi rin niya sa isa pang hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, Salatul rajuli fil jama'ati tada'afu tada'afu ala salatihi fi baytihi wa fi sukihi 25 da'fa. Ang sala ng lalaki, so dito specifically tinukoy ang lalaki, ang sala ng lalaki kasama ang jamaa, kung iahambing sa kanyang sala sa bahay niya o sa tindahan niya, ang sala sa jamaa, ang sala niya kasama ang jamaa ay 25 times na mas mainam. Ano ibig sabihin nito? Kung may isang reward yung sala mo sa bahay, so dun sa jamaa, meron 25 times. Kanina 27, pero walang ano dito, walang contradiction dito. Walang contradiction dito. Masang pinagtitibay dito, mas malaki ang gantimpala para sa lalaki na nagsasala sa jamaa kasama ang mga Muslim sa masjid kaysa sa nagsasala mag-isa sa kanyang bahay, tindahan o kahit saan mang lugar. Pero siyempre, ang jamaa na ito, sinasabi rin ng mga scholar, yung para sa mga musafir, kung nagsasala sila ng sama-sama kahit wala sa masjid, maaaring applicable ito. Maaaring applicable ito na mas malaki pa rin ang reward nila na magsasala sila ng sama-sama. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَدَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُدُوْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُوْ خُطْوَةً إِلَّا رُفِئَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً.
Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dahilan kung bakit mas malaki ang reward ng lalaki na nagsasala sa masjid, yung nga isa sa mga kadahilanan nito, dahil kapag siya ay nagwudu at pinaghusay niya ang kanyang wudu at lumabas siya ng bahay patungo sa masjid o lumabas siya mula sa eskwelahan, mula sa trabaho o ano paman, na hindi siya lumalabas liban na lamang para sa sala, na ang kanyang intensyon ay para sa sala, wala siyang hakbang na gagawin patungo sa masjid liban na lamang na iaangat ni Allah, iangat siya ni Allah sa mas mataas na antas sa bawat hakbang na ito. So binanggit dito, napakarami ng mga kabutihan ng makukuha niya kasi nagtipon-tipon din ng iba't ibang kabutihan. Nagudo siya, nag-intensyon siya na pumunta ng masjid at naglakad siya, ibig sabihin nag-effort siya na pumunta ng masjid. At pagdating niya nga doon, maisa sa katuparan niya, ang nilayon niya na ito, siyempre magagantimpalaan. Dahil din dito, yun nga, additionally nga, dahil sa mga ginawa niya na ito, siyempre tataas din ang kanyang antas at lalaki ang kanyang reward. At yun nga, bukod doon sa pagtaas ng kanyang antas, karagdagan dito, natalakay na natin ito dati pa. Wahatta anhu biha khati'a, at sa bawat hakbang niya ay nabubura ang isa niyang kasalanan. Faida salla lam tazilil malaikatu tusalli alayhi, at kapag siya ay nagsala, ang mga anghel ay nananatiling nagsasala para sa kanya, tusalli alayhi. Ano ibig sabihin kapag ang mga anghel ay nagsasalawat sa tao? Ha? Di ba tinalaki na natin yan? Humihingi sila ng kapatawaran para sa tao na yun. Kapag si Allah ang nagsasalawat sa tao, nagbibigay siya ng biyaya. Sa inyong mga anghel, humihingi din sila ng tawad para sa tao na ito. Madama fi musalla. Hanggat siya ay nananatili sa lugar ng kanyang pinagsasalahan, na maaaring tinutukoy dito yung lugar kung saan siya mismo nagsala o loob ng masjid. Loob ng masjid habang nananatili siya doon, alhamdulillah. Sa sumunod, hukmuha, ang hatol sa salatul jama'a. Salatul jama'a ay wajibun fi salawatil khams. Ang sala kasama ang jama'a ay wajib sa limang sala. Waqad dalla ala wujubiha al-kitabu was-sunnah. Tinukoy ang pagiging obligado nito sa Quran at sa Sunnah. Famin al-kitab, binabanggit sa Quran, doon sa Suratun Nisa, verse 102, chapter 4, verse 102. Wa idha kunta fihim wa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. At kapag ikaw ay kasama nila at itinaguyod mo sa kanila ang sala o tinawag na ang fakamta, sinitutukoy dito yung ikama, at tinaguyod na para sa kanila ang sala, tinaguyod mo na para sa kanila ang sala, sumari rin yung mismong sala yung tinutukoy, ay marapat na tumayo ang isang grupo nila na kasama ka. Aya na ito actually ay tungkol sa salatul khawf. Salatul khawf, na halimbawa nasa gera yung mga Muslim, at merong iba't ibang paraan ng pagsasagawa ng salatul khawf na ito. So merong ibang paraan na, kumbaga, yung magpapalit ng posisyon yung mga Muslim, isa lang yung imam, magsasala siya ng apat na raka, pero dala-dalawang raka, magkaiba yung dalawang grupo na magsasala kasama niya. Anyway, matatalakay pa natin yan, inshallah. Salatul khawf yung tawag doon. Wal amru lil wujubi idha kana dhalika ma'al khawfi fa ma'al aman awla. So yun nga, binanggit dito. Salatul khawf ang tinutukoy dito sa suratul nisa, sa ayan na ito. Sala na sila ay nasa gera. Ngayon, kung ipinag-uutos pa rin na wajib ang salatul jama'a kahit may gera,
E paano pa kaya kung wala namang gyera? Kung wajib ang salatul jamaa, kahit may kinatatakutan ng mga Muslim, paano pa kaya kung wala naman silang kinatatakutan, kung sila iligtas? Okay, wala namang papatay sa kanila, wala namang panganib. So mas obligado sa ganitong kalagayan ang salatul jamaa. Wa minas sunnah, at kabilang sa mga batayan sa sunnah, iniulat ni Abu Hurairah, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati alal munafikina salatul isya wa salatul fajr. Ang pinakamahirap na sala para sa mga munafik, para sa mga nagpapanggap na Muslim, ay ang salatul isya at ang salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma, la'atawhuma. Kung nalalaman lamang ng mga munafik ang kainaman na napapaloob sa dalawang ito, ay tutungo sila sa dalawang ito walau habwan, kahit pa sila ay pagapang. Kahit sila ay pagapang, gagapang sila patungo sa isya at fajar, ay gagawin nila ito kung alam lamang nila ang gantimpala nito. Pero wala silang pakialam doon. Ang importante sa kanila ay makilala sila ng mga Muslim at makatanggap ng biyaya o pakinabang bilang mga Muslim. Pero nga, walang iman sa kanilang mga puso at sila ay napupuno ng pakikipagsabwatan laban sa mga Muslim. Again din, karugtong ng hadith na ito, walakad hamamtu an amura bis salati fatukamu thumma amuru rajulan yusalli bin nas. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan ay naisip niya na ipag-uutos na niya na simulan na ang sala, na mag-ikama na, pero ang mag-iimam sa kanila ay isang tao, isang lalaki, hindi siya. So utusan niya yung jamaan na magsala na, at mayroong isa sa mga sahaba ang mag-iimam, hindi siya. Thumma antaliku ma'i birijalin ma'ahum hazmon min hatab ila qawmin la yushhiduna salata fa uhriku alayhim buyutahum bin nari. So, meron siyang itatalaga na mag-iimam sa mga tao, at siya naman ay aalis kasama ang ilang mga lalaki na may dalang apoy, may dalang sulo ng apoy. Alam niyo yung sulo, yung parang stick na merong apoy. Yung kapag merong pupuntahan namang kukulam o may hinahanap na aswang, may ganun ba sa inyo, Michael? yun yung sulo. Okay? So gusto sana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin yun, na isasama niya yung ilang lalaki na may dalang sulo, may dalang apoy at panggatong, tungo sa mga tao na hindi sumasali sa sala. Ang tinutukoy dito ay salatul jamaa. Yung mga tao na naroon lang sa kanilang mga bahay kahit nagsimula na ang sala sa masjid, at susunugin niya ang kanilang mga bahay sa pamagitan ng apoy. Pero siyempre hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pagpapabatid lamang ng matinding pagkamuhi niya sa hindi pagdalo ng tao sa salatul jamaa. Fadallal hadith ala wujubi salatil jamaa. So ito ay batayan sa pagiging wajib ng salatul jamaa. Sukdu lang sunugin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bahay ng mga tao na hindi dumadalo sa masjid para sa salatul jamaa. Pero siyempre, lilinawin ko nga, yung tinutukoy dito yung mga bahay ng mga lalaki na hindi tumutungo sa masjid para sa salatul jamaa. Wadalika li'annahu awwalan. Okay? So ito yung dagdag na paliwanag dito. Ang hadith na ito ay dalil na wajib ang salatul jamaa. Na una, wasafa al-mutakallifina anha bin nifaq. Inirarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao na hindi dumadalo sa salatul jamaa, lalo na ang salatul isya at salatul fajar. Inilarawan niya na sila ay may taglay na nifaq, pagpapanggap na Muslim. Okay? Wal mutakallifu anis sunnati la yu'addu munafikan
Fadalla ala annahum tuklifu an wajibin. Okay? So yung pagsuway nila sa sunna na ito ng pagtungo sa masjid para sa salatul jamaah. Ang tinutukoy dito na sunna, hindi yung ahkamot taklifiyah ha. Ang tinutukoy dito na sunna, yung pagsasabatas ayon sa sunna. Okay? Ang nagpapaiwan sa, o lumiliban, tumatalikod sa sunna, ay hindi naman maituturing na munafik. Na yun nga, bagaman hindi talaga sila kumbaga totoong munafik sa kanilang akida, pero meron silang taglay na katangian ng munafik. Intindihan nyo? So merong mga katangian ang tao na katulad ng katangian ng mga munafik, pero maaring hindi naman siya talaga munafik. Okay? Katulad yung hadith, di ba? Yung katangian ng munafik ay tatlo at kabilang dito yung hindi sumusunod sa usapan, sa kasunduan. Yun ay katangian ng mga munafik, pero syempre, hindi yun dalil na siya nga ay munafik o nagpapanggap na Muslim. Meron lang siyang katangian ng pagiging munafik. Fadalla ala annahum tuklifu an wajib. Ito ay, kumbaga, tumutukoy lamang na sila ay sumusuway sa isang bagay na obligado. Hindi ito hukom, hindi ito hatol sa kanila na sila ay munafik talaga, bagkos ito ay pagbibigay diin lamang na sinusuway nila ang wajib. Pero syempre, para sa totoong munafik, mahirap nga talaga sa kanila ang isya, fajar at iba pang mga sala. Thaniyan, ikalawa, anaw hamma bi'ukubatihim alat takallufi anha. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdesisyon na parusahan sila dahil sa pagliban nila sa sala, ito ay batayan din na wajib nga ang salatul jamaa. Walukubatu innama takunu ala tarki wajibin. At ang parusa, syempre, ay maaring mangyari lamang sa hindi pagsasagawa ng obligado. Diba? Anong ibig sabihin ng wajib? Kapag ginawa, may reward. At kapag hindi ginawa, may parusa. So, ito yun. Wa innama manaahu min tanfidil uqubati annahu la yuakabu bin nari illallah. La yuakibu bin nari illallahu azza wa jal. At yun nga, hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi siya pinigil ng anuman na gawin ito, ang parusa na ito, liban na lamang na dahil sa si Allah lamang ang merong karapatan, kumbaga na magparusa sa pamagitan ng apoy. Si Allah lang ang may karapatan na magparusa sa pamagitan ng apoy. Okay, so ipinagbabawal ang pagpaparusa sa pamagitan ng apoy. Ba, paparusahan yung tao ng parusang kamatayan, hindi pwedeng susunugin yun. Ipinagbawal yun ayon sa mas matibay na pananaw sa Islam. Yung mga terorista, ginagawa nila yun, pero ang mas malinaw sa usapin na ito ay ipinagbabawal na magpaparusa ang tao sa pamagitan ng apoy. Actually, sinasabi ng mga scholar, hindi lang ito applicable sa tao. Kahit sa mga insekto, halimbawa may langgam, susunugin mo, yun ay hindi rin kaaya-aya o maaaring abot pa nga sa antas ng pagiging haram. Okay? Yung hayop, susunugin mo, at iba pa. Iba pang may buhay, hayop, insekto, halaman, hindi naman ano yun. Bagaman may buhay yung halaman, hindi naman siya katulad nung mga hayop na merong pag-iisip. Wakila, manaahu min dalika, man fil buyuti minan nisa'i, wad durriya, alladina, la tajibu alayhim salatul jamaa. Siyempre, gayon din sinabi, ang nagpigil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuparin ang gusto niyang pagsunog sa bahay ng mga lalaki na hindi nagsasala ng salatul jamaa ay ang mga kababaihan at mga bata na hindi naman obligado sa kanila ang magsala ng salatul jamaa. Okay? So hindi na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ganun. Okay, nililinaw natin 'to, baka magtungkambal magsunog ng bahay ng kapitbahay. So hindi nga niya ginawa na ito. Hindi niya ito ginawa. Kumbaga, plinano niya lang, pero hindi na niya tinupad.
Alhamdulillah. Ngayon nga, kabilang din sa mga batayan, waminha anna rajulan kafiful basar laysa lahu qaidun ista'dana an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an yusalliya fi baytihi. So meron daw bulag na walang maggagabay sa kanya, humiling ito ng pahintulot kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na magsala na lang sa kanyang bahay. Pero sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, atas maun nida, naririnig mo ba ang nida? Naririnig mo ba ang adan? Qala na'am. Sabi niya, oo, naririnig niya ang adan. Qala ajib, la ajidu laka ruksatan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tugunin mo ang adan, pumunta ka sa masjid, magsala ka doon dahil wala akong nakikitang pahintulot para sa iyo na hindi ka magsala sa masjid. Ngayon, baka may pilosopo dito napapangiti yung kambal paano yung bingi? O, hindi niya naririnig yung adan, di ba? O, pwede siya sa bahay na lang, bingi Hindi ko lang alam, hindi ko alam kung meron bang, ano ba magandang sagot dun? Hindi, pag bingi naman kasi, hindi lang naman sa adan malalaman yung oras ng sala, di ba? O, pwede naman siyang kalabitin lang nung kapatid niya, oy, sala na. Okay, makita niya sa relo, sa cellphone, nag-adan, may alarm, nagbabibrate, imposibleng din niya maramdaman yung nagbabibrate o ano paman. Inshallah, makita niya yung mga tao, pupunta ng masjid, edi sumama na siya doon kahit hindi pa niya naririnig yung adan. Okay, gago lang yung nag-iisip ng, kumbaga palusot, sa pagsunod kay Allah. Okay? Sa yung tao, hindi dapat siya nag-iisip ng palusot para hindi niya sundin si Allah. Again din, meron isa pang hadith. Ah, hindi, yung sa bulag pala. Teka nga. At tama, si Imam Muslim din yung nag-ulat noon yung bulag. At meron pang isang hadith, iniulat ito ni Abu Dawud. Man sami an nida'a falam yajib fala salata lahu illa min udurin. Sino man ang makarinig ng adan at hindi siya tumugon dito, hindi siya tumungo sa masjid upang magsala, walang sala para sa kanya, liban na lang sa matinding kadahilanan. Ibig sabihin, kahit magsala pa siya sa bahay niya, hindi mabibigyan ng gantimpala ang kanyang sala kung naririnig niya yung adan, na ibig sabihin, kapag naririnig ng tao yung adan, anong ibig sabihin? Oras na ng sala at anong ibig sabihin pa? Na dahil doon, hindi pwedeng hindi siya pupunta sa masjid. Kapag naririnig niya ang adan, Hindi, kaya nga, bakit kailangan niyang pumunta sa masjid? Naririnig niya ang adan, ibig sabihin, malapit lang yung masjid sa kanya at pwede niyang puntahan, pwede niyang lakarin. Okay? So walang dahilan para hindi siya pumunta doon. Walang dahilan. Kaya kahit magsala siya sa bahay niya, maaring walang reward ang kanyang sala sa bahay. Liban na lang yung may odor. Odor, pahintulot o kadahilanan. Okay, hindi bakalakad o lumpo, may lagnat, may trangkaso, may gout, may rayuma. Yun, maaari, inshallah. At yun, may isa pang sinabi si Ibn Mas'ud, iniulat naman ito ni Imam Muslim, Lakad ra'aytana wa ma yatakallafu anha illa munafikun ma'lumun nifak. Na nakita na ninyo na walang sino man ang nagiiwan sa salatul jama'a liban na lamang sa munafik na nakikilala ang kanyang nifak, ang kanyang pagpapanggap na Muslim. At sumunod, wahiya wajibatun al-rijali dunan nisa wa sibyan gayr al-baligin. Ang salatul jama'a ay wajib sa kalalakihan at hindi sa kababaihan. At hindi rin sa mga bata, kahit lalaking bata, batang lalaki na hindi pa umaabot sa hustong edad ng pagbibinata o pagdadalaga. Hindi wajib sa kanila. Okay? Pero yung mga umabot na sa mga 10 years old above, so kailangan na nilang magsala sa masjid. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa, tungkol sa kababaihan, sinabi niya, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud, wa buyutuhunna khairul lahun
ang bahay ng kababaihan ay mas mainam para sa kanila, para sa sala. So mas mainam doon sila magsala. Okay? Wala mani'a min hudurin nisa'i al-jama'ata fil masjidi. Pero walang problema kung ang babae ay magsasala sa masjid kasama ang jama'a. Wala rin namang problema, pero hindi ito wajib. Ma'at-tasatturi was-siyanatu wa aman al-fitna. Siyempre, kung pupunta yung babae sa masjid para magsala, so dapat siya ay nakadamit ng maayos at hindi siya magiging sanhi ng fitna sa mga tao doon. Bi'id ni Zawj, isa pang kondisyon kung siya ay may asawa, so dapat ay pinahintulutan siya ng kanyang asawa. Kung meron siyang tatay, pinahintulutan siya ng kanyang tatay o sino mang kanyang guardian, inshallah. Para ito sa babae. Watajibu al-jama'a fil masjidi ala man talzimuhu al-sahi. So wajib ang salatul jama'a sa masjid, wajib para sa sino mang lalaki na magsala sa salat sa masjid ng salatul jama'a kapag malapit sa kanya ang masjid at yung batayan nga rito, yung naririnig niya yung adhan. Okay? وَمَنْ تَرَقَ الْجَمَاءَ وَسَلَّ وَحْدَهُ بِلَا أُدُرٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَكِنَّهُ أَثِمَ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ. So ito, paglilinaw din, so binanggit ko kanina, maaring walang itatala sa kanya na sala kung malapit yung masjid pero sa bahay pa rin siya nagsala na wala naman dahilan. Pero dito, binanggit din, sino mang hindi magsala kasama ang jama'a at nagsala siya mag-isa sa kanyang bahay nang walang sapat na kadahilanan, tama pa rin ang kanyang sala. Tama ang kanyang sala. Ibig sabihin, maaari pa rin nga na magagantimpalaan, pero siya ay nagkakasala dahil sa hindi niya pagsasagawa ng wajib na gawain ang pagsasala kasama ang jama'a wal-iyadu billah. So meron pa rin kasalanan dito. Maaring tanggap yung sala niya, maaring may reward pa rin, maaring wala pa rin reward, depende na kay Allah ang paghahatol, pero nga, ang mas dapat sa kanya yung magsala sa masjid, inshallah. So, tutuloy natin ito bukas, at tatalakayin pa natin iba pang mga usapin sa salatul jama'ah. Inshallah, ganito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.